Yo, welcome po from Leo Reyes Vlog on YouTube channel. Ngayon po, ang ating content ay tungkol po sa nawala na daw visa ang titulo na ginawa ng Spain. Paano nangyari yon? Nangyari po yon dahil sa PD 892 na ginawa ni Presidente Marcos noong February 16, 1976. Ano ibig sabihin nun? So, ang ibig sabihin po nun ay hindi na magagamit ang sino mang gumagamit ng mga Spanish title. Kasi nga, ganito po yan. Kasi, matapos ang 300 years na pamamahala ng Kastila, ang sumunod naman na sumakop sa atin ay Amerika. Iba? Ha? Historical facts yan. Wala tayong magagawa dyan. Hindi po natin pwedeng pasinungalingan yan dahil yan po ang katotohanan. At ang Amerika, nung sakupin niyo tayo, ay siya ang naging gobyerno natin. Kano katagal? Sa loob ng 10 years. At during that time, sinabi nila, napalitan natin ang sistema ng palupa. Anong isusunod natin ano, sistema? E di ang sistema ni Torrens. Sistema ni Torrens ang gawin nating sistema ng palupa. Torrens. Torrens system. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, lahat ng mga Spanish title, lahat ng Spanish title ay irirehistro sa Torrens system. Ang Spanish title ay registered title. Registered title. Ngayon, dahil ang Spanish title ay irerehistong muli sa Torrens system, nagkaroon ng registration ng mother title. Na Spanish title. Anong title yan? Mother title ay mula sa OCT-01-4. Kasi ang titulo na to ay tinatawag na Titulo de Propiedad. De Terrenos. Yan po ang tawag dyan sa mother title na yan. Titulo de Propiedad de Terrenos kasi siya lang ang nag-iisang Spanish title na karoon ng re-registration sa Torrens system. Ito lamang. Yan lamang. At ang mga Spanish title na hindi na-rehistro sa Torrens system, yan ang binabanggit dito sa PD 892, na sinasabi na obsolete na at hindi na pwedeng gamitin. Kasi nga, hindi naman sila narehistro sa Torrens system. At dahil meron silang hawak-hawak na Spanish title at hindi naman nakarehistro sa Torrens system, ay ginagamit pa rin nila bilang pang land grab, ay hindi na po yan pwede. Hindi na po yan oobra, hindi na po yan legal. Naging illegal na po kasi hindi siya nakarehistro sa Torrens system. Isa lamang ang narehistro sa Torrens system, ang OCT-01-4. Anong pruweba mo, Leo Reyes Vlog? Ang pruweba ko ay ang pinalabas na PD-1143 ng Pangulong Marcos. Siya rin ang nagpalabas niyan at nirecognize niya na ang nakarehistro lamang na Spanish title sa Torrens system ay ang mother title na tinatawag na
OCT, Original Certificate of Title, 01-4. Yan po ang ating historical facts. Wala tayong magagawa. Hindi natin pwede pasinungalingan yan. Yan ang katotohanan. At kung yan ay hindi alam ng mga abogado, ibig sabihin, meron kayong refund sa inyong tuition sa pag-aaral ng pagiging abogado. Dapat i-refund din nyo ang 20% o 30% sa eskwelahan na pinag-aralan ninyo. Bakit yan ay hindi itinuro sa inyo? Ang law of titling in the Philippines. Meron kayong subject na law of titling in the Philippines. Pinag-aralan nyo ba ito, ang sistemang ito? Hanggang saan lang ang itinuro sa inyo tungkol sa touring system? Hanggang sa registration lang ng title. Na ang nangyari pa, binaluktot naman ang pagkakaintindi sa touring system at naglipa na at naglabasan ang mga peking titulo. Sa paanong paraan? Aba, ang touring system, ibig sabihin, re-registration. Ayan o, re-registration. Pero bakit? Ang gobyerno, gagawa siya ng titulo at sasabihin, touring system na. Paano nangyari naging touring system yon? Na nagkaroon pa lamang ng first time registration. Nasamantala, ang registration ng touring system ay pangalawang beses dahil narehistro na sa Spanish mortgage law o Spanish title ang titulo na yan at inirehistro pang muli sa touring system. Kaya ito ay very, very valid. Meron siyang primitive origin. Very legitimate. Legitimate siya. Kaysa naman sa mga ginawang titulo na illegitimate, ibig sabihin without probative origin. So, ang probative origin niya, ang registration in time of Spanish. Ang origin ng mother title is registration ng Spanish government. At nang magkaroon ng American government ang Pilipinas, nagkaroon uli ng re-registration sa tinatawag na touring system. Yan ang mother title. Yan ang historical facts. Sana nakapagbigay ng idea sa inyo, mga kapatid, mga minamahal kong subscriber dyan. Lalo na yung subscriber ko na nag-request na i-discuss ko daw ang PD892. O ito na ang PD892. Kahit na hindi natin lagyan pa ng maraming evidence na sinasaad ng batas. Historical facts yan. Nangyari siya at hindi natin mapapasinungalingan yan dahil nangyari po ang bagay na ito.